beyond infinity and back again. I'm to them. Young God gonna talk, you know. Takes me, I cut to the chase. Start every second in, every second in the man. Never stopping for a second, talking up another line. You could jump and sound like a train, make speed things. Don't test my patience. Sa looks niya guys, kitang-kita nyo naman, napaka-aggressive ng design. So inspired na talaga siya doon sa R1, ano. Sa unang tingin mo dito sa motor na to guys, hindi mo aakalain na siya ay R15 dahil nga halos lahat na ay nilagay na dito ni Yamaha para maging, no, maging kaitsura niya si Yamaha R1. So mayroon siyang color combination na silver, blue at saka black. So dito sa kanyang headlight, naka LED na siya. At itong isang to guys is equipped na ng daytime running light. So pag sinwitch on nyo tong motor na to, check natin. Ayan. So automatic mag-iilaw na yung parang kanyang eyeline, no? Dito pa lang sa itsura ng kanyang eyeline guys, napaka-attractive tingnan, no? Yung parang napaka-ano talaga siya guys, napaka-aggressive, no? Masculine looking itong motor na to. So, equipped na din siya ng hazard lamp guys or hazard light. So, kitang-kita nyo naman po yung buga, napakalakas pa rin naman po. No, kahit na naka-bulb type. And then, etong kanyang parang ano dito guys, projector. Ito yung kanyang, dito yung kanyang high beam at low beam. Tapos, dito naman sa baba, ayan, naka-inverted telescopic fork na siya. So, napakaganda ng play ng suspension na ito guys, lalo na sa cornering, ano, talagang napaka-solid na lang din ng kanyang cornering pagdating dito sa motor na ito. At the same time sa mga bumpy roads. Ayan. Tapos, siya po ay naka-ABS, stands for anti-lock braking system. So, both front wheel at saka rear wheel na yan guys. So, nilagyan talaga ng ganitong feature si Yamaha R15M ni Yamaha para mas safe tayo pag sa high speed, no, hindi tayo mangangamba na pag halimbawa may dumana na aso eh magsasudden brake tapos alam nyo na yun, maglalock yung brake yun kasi yung magkocause ng accident. So napaka-advantage na may ABS na tong si Yamaha R15M. And isa pa sa nagustuhan ko dito guys, no, pagdating sa kanyang piston pot brake caliper, naka-vibre na yung brand niya guys, no, talagang big bike na big bike yung datingan. So, mayroon siyang color na parang faded gold. Ayan. So, mahalin tulad mo talaga guys yung kanyang brake caliper sa mga big bikes na. Tapos, naka-single hydraulic disc brake siya. Tapos, yun na nga po yung kanyang ABS. Sukat ng gulong is 100 by 80 by 17. And of course, naka-tubeless tire na din tong isang ito. And isa pa guys, isa nagustuhan ko dito kay Yamaha R15 version 4 is aside sa kanyang itsura, no, na paint na silver, meron na din siyang paint dito na silver. Kumbaga, ginawa ng proportion ni Yamaha itong kulay ng motor na to. Tapos ito guys, sa fairings niya, sa side fairings, is naka-glossy black. Tapos decals na din to na R15M and may nakalagay na quick shifter. So, yung quick shifter niya guys is isa din sa feature nitong si Yamaha R15M. So, pag halimbawa mag-upshift ka, no need ka nang gumamit ng clutch. So, para sa akin, napaka-advantage nun kung halimbawa maglo-long rides kayo. Hindi na masyado mangangawit yung kamay nyo sa kaka-clutch. So, ayan guys, sa kanyang side mirror, napakaganda din ang pagkaka-mount. And of course, yung kanyang wind visor for better aerodynamics. So ito po yung itsura ni Yamaha R15M guys sa side view. Kitang-kita nyo naman yung pagka-masculine ng datingan. So kanina tinanong ko yung manager ng Yamaha, ang laki na daw talaga ng pinagbago nitong si Yamaha R15M kumpara doon sa mga naunang version. Dahil nga sa kanyang body build at the same time sa mga features na nilagay ni Yamaha dito. So dito sa side guys, ayan, ito is painted na black, glossy black. And then pagdating sa tangke, naka-silver yung datingan guys, no? No? Premium at saka elegant looking na din tong isang ito. Meron na din siyang logo dito ni Yamaha. Ayan guys, naka-emboss na. Hindi na siya yung typical na parang sticker na nilagay dito. Kundi parang naka-emblem na. Ayan, no?
Tapos kung makikita nyo dito guys, may mga butas-butas dito. Hindi lang siya basta design. This is built for better aerodynamics nang sa ganun pag halimbawa sa high speed kayo. Ano, hindi na yung motor mo na tipong gigilid sa daan. So, pasok yung hangin dito and then labas dito. In that way, mamamaximize nyo yung speed ninyo. So, talagang ginawa to ni Yamaha para dito kay R15. And isa pa guys, dito sa side fairings, meron din siyang angulo dito. So, nakamat to, ano, rough yung texture. And then dito, ganun din, nakamat, silver, yung kanyang paint dito. Tapos merong decals na Yamaha. Brake, apaka ng driver. Pillion step, apaka ng OBR. Nakamat black yung datingan dito, tapos ito silver. Tapos, dito naman sa kanyang tambucho, kung mapapansin nyo guys, meron na din siyang heat guard cover. Para to pag halimbawa sasampa ka o yung OBR mo, hindi ka na mangangamba na baka mapasok ka. So, meron na din siyang angulo dito guys, oh, naka-rough na din. Tapos, yung kanyang kulay is silver na. Maging dito sa kanyang exhaust end cap, ganun din. So, itong isang to is parang plastic. Plastic din to. Ito, metal na, matte black. Ayan. So, balikan natin yan mamaya guys. Dito muna tayo sa kanyang mga grips. E-check natin anong meron dito. Of course, naka-rubberize. Matte bar end. Same lang din dito sa kabila, naka-rubberize. Pagdating naman sa texture, napakakapit naman. Tapos yung kanyang mga levers, ayan. Para siyang naka, ano din guys, semi-glossy, semi-matte. And pansin ko lang din guys, ano, kanina pinihit ko kasi itong left side eh, na clutch, eto. Napakalambot na, ayan o. So, para sa akin guys, napaka-advantage nito na malambot na yung clutch niya para hindi masyado mangalay yung ating kamay pag halimbawa mag-change tayo ng gear or mag-brake tayo kasi nga napakalambot na ng kanyang left side clutch. And then, switches naman. Dito sa right side, nandito yung kanyang start. Ayan. Tapos yung stop at saka yung run. And at the same time, nandito yung kanyang hazard light switch. Ayan. On. Tapos off. Pag halimbawa guys, mag-change kayo dito ng mga info. Nandito yung kanyang trip at saka info. Nandito yung kanyang high beam, low beam at saka yung passing light. And then ito yung kanyang turn signal switch. Yan, left, right at saka yung off. Tapos yung kanyang horn. So i-check natin guys ano. And check natin kung malakas ba yung buga ng kanyang horn. Uy. So para sa akin guys, tamang-tama lang yung busina niya sa ganitong klaseng motor, hindi ganun kalakas at hindi din ganun kahina. Para sa akin, hindi ka na, no need ka nang magpalit ng aftermarket ng mga busina kasi napakalakas na ng horn niya. So, for clarification guys, this motor na si R15M is an entry-level sports bike ni Yamaha na nilabas no, kamakailan lang. Ayan. And then, sa dashboard naman tayo. So, kung mapapansin nyo guys, naka-fully digital na din siya at syempre yung dashboard niya is inspired na din sa R1. So, nandito yung kanyang gear indicator. Tapos, may nakalagay dito na street, tachometer, or yung RPM indicator. May time na din siya, guys. So, napaka-advantage nito kung halimbawa, trabahante ka. Pwede ka mag-check dito ng time mo. Logo ni Yamaha, speedometer, yung odometer mo, zero pa kasi nga bagong-bago pa. Tsaka yung average. Tapos, yung inyong fuel gauge indicator. So, since wala na akong ibang makita, check natin dito sa trip info, trip at saka sa info button. So, dito tayo sa trip. Ayan, meron siyang trip 1, trip 2, 00 kilometer, trip F, odo. Ayan, bumalik na siya guys. And then at the same time, dito tayo sa info. Check natin. TCS traction control system. So, isa din to sa features ni Yamaha R15 guys. So, what is traction control system, it is all about the synchronization of both wheels. So, pag halimbawa napadaan tong motor na to sa mga madudulas, mababato, at mabubuhagin ng lugar, sisikapin ni rear wheel na makasabay sa ikot ni front wheel. In that way, maiwasan mo yung pag-skid ng motor. So, ayan guys, napaka-advantage nito guys sa long rides. And then next, battery. So, good thing guys na meron na siyang battery health indicator kasi nga itong si Yamaha R15 is wala na siyang kickstart. So in that way guys, dyan mo malalaman yung battery health ng motor mo kung okay pa ba siya i-long ride or i-ride. It's because kung hindi mo ma-check yung battery ng motor mo,
Ang tendency niyan, hindi niyo po ito mapapastart kung na-drain na yung battery niyo. So, dagdag sakit lang po ng ulo yan during your rides. Next is coolant. Ayan guys, meron din pala siyang coolant indicator dito. So, may nakalagay na 30 degrees Celsius. Ayan. Correct me if I'm wrong guys ha, kasi yun yung pagkakaintindi ko eh. Next, ayan, trip 1 na yung nakikita ko, average 0 kilometer, TCS on. So, yun lang guys, yun lang yung mga information na nandito. Tapos, meron din ditong, ayan, turn signals indicator, right, left. Tapos, meron siyang message dito kung halimbawa nakakonect to sa phone mo. Tapos, meron din call kung halimbawa may tumatawag sa phone ninyo. Kung nakakonect tong si Yamaha R15 sa cellphone ninyo. Ayan. Pagdating naman po guys sa kanyang key, ayan, naka-mechanical key pa rin po siya. So, pag halimbawa binili nyo po ito, meron pa po kayong spare na isa. So, pwede nyo din po itong i-headlock kasi may nakalagay na lock. Tapos, ito, key shutter. And then, pagdating sa tanki niya guys, ayan no, napaka-astig din guys, ano, meron na ding emblem dito ni R15M. So, napaka-premium looking talaga. Tapos, ito yung itsura niya sa side. Kita nyo naman yan. Naka-shining, shimmering. So, ang ano niya guys, combination is silver, glossy black, at dark silver. Tapos, equipped na din siya ng Yamaha Motorcycle Connect. Ito yung isang app na i-download mo sa Play Store mo na kung saan doon mo ma-check yung health condition ng motor mo, last parking position, kailan kayo magpapa-change oil, at kung ano-ano pa. So, for more info guys, you can search it on YouTube or on Google. So, pagdating sa kanyang fuel tank capacity guys, meron siyang fuel tank capacity na 11 liters. At yung kiniklaim nila doon sa mga may nagmamay-ari nitong motor na to na nakabili na, ang kanilang average fuel consumption sa both walwal at saka takbong pogi mode is 36.2 km per liter. So napakatipid niya pa rin sa gasolina kasi doon sa motor kong si GSX, umaabot lang ako ng 34 km per liter. Pero ito umaabot siya ng 36.2 km per liter. Pagdating naman po dito sa kanyang seat, kitang-kita nyo naman po kung gaano kaganda. Meron na ding mga angulo na ganyan. Maging dito sa upuan ng angkas. Ayan guys, so naka-stitches na yan. Talagang premium looking, no? Puti yung kulay niya dito. Tapos ito yung itsura niya. Wow. So, kung mapapansin nyo guys, pagdating din sa design ng seat, no? Ginawa pa rin to for better aerodynamics. May mga butas dito, no? Hindi lang yan basta design. And then, lipat tayo dito guys. So, silver po yung datingan dito. Dito is decals na na-combination ng blue, white, at saka dark gray, at saka black. And equipped na po siya ng VVA. So, pagdating naman sa suspension niya sa likod, guys, siya po ay naka-link type monocross suspension na mayroong sukat na 265mm. At the same time, sa kanyang swing arm, guys, is naka-aluminum na. Ayan, no? So, napaka-lightweight na lang din po nitong kanyang swing arm. Yan. Tapos, meron din po siyang curb weight na 142 kg with oil and full tank na. So, para sa akin guys, napakagaan na lang nitong si Yamaha R15. Tapos, ito yung design ng kanyang underneath. So, napakalinis na guys. Kung iwawashing nyo to, hindi na kayo mamamroblema na magkapaka pa ng mga dumi kasi nga napaka-plain lang ng design niya dito. And, meron na din siyang built-in tire hugger para sa mga putik-putik. Ayan guys, oh, kitang-kita nyo na din yung kanyang aluminum swing arm dito banda. And isa pa guys, dagdag ko lang din sa kanyang feature, meron na din pala siyang assist and slipper clutch. So pag halimbawa magda-downshift kayo na itong motor na to guys, is smooth na lang. Nandito yung kanyang chain cover. So nandito yung apaka ng angkas, apaka ng driver, yung kanyang cambia. So ito yung kanyang quick shifter sensor. So pag halimbawa mag-upshift ka guys, no need ka nang gumamit ng clutch, no? Upshift ka lang ng upshift. Tapos, pag halimbawa magda-downshift ka, saka ka lang gagamit ng clutch. So, para sa akin, napaka-advantage pa rin nun. Tapos, meron din siyang side stand switch. So, pag halimbawa, papaandarin nyo itong motor na to na nakababa yung side stand, eh, hindi po siya aandar. Kailangan nyo po itong i-akyat pataas, no? Kailangan nyo po ito siyang i-fix. Tapos, dito, ayan. So, isa din sa na-research ko guys, itong motor na to guys is meron na din siyang built-in para sa slider. No, I'm not sure, baka siguro dito
lagayan. Basta meron siyang ano dito guys eh, para malagyan nyo ng slider pag halimbawa bibili nyo tong motor na to. So, good thing guys, if meron ganun, para lang sa ganun, no? Kung magpapa-upgrade kayo ng slider, eh, hindi na kayo mahihirapan kung saan nyo ilalagay. So, nandito daw to bande eh. Ayan, correct me if I'm wrong guys, kasi yun yung pagkaka-search ko. So, pagdating naman po sa kanyang ground clearance, meron siyang ground clearance na 170mm. Tapos, ngayon, i-check naman natin yung kanyang seat height. So, ayan guys, nakaupo na tayo ngayon kay Yamaha R15M. So, meron siyang seat height na 815mm. So, sa height ko na 5'5 guys, ayan, abot na abot natin si Yamaha R15M. Yun nga lang, medyo nakatiptoe tayo. So, kung halimbawa may height kayo ng mga 5'2, well, kayang-kaya nyo pa rin po itong abutin. Pero mga 5'1 below, medyo mahihirapan na po kayong abutin tong isang to. Ayan. So, pagdating naman sa kanyang engine specs guys, siya ay 155cc to be exact. Single cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, 4-valve, single overhead cam, FI at VBA o yung kanyang variable valve actuation. Max power is 18.4 horsepower at 10,000 RPM at max torque na 14.2 Nm at 7,500 RPM. So, ayan guys, kung interested kayo sa motor na to, itong motor na to guys ay nagkakahalaga ng 189,500 at meron siyang down payment na 18,500 at monthly amortization for 36 months na 8,613. Itong motor na to guys is available lang dito sa Yamaha Bikeling Tagum. Along the highway lang siya guys. Anyway, ilalagay ko na lang po yung full address nila sa description box ko sa baba, maging ang kanilang contact number para makontakt nyo po sila pagdating dito sa motor na to.